Alright guys, so what's up? Action here. Welcome back to another video. So in today's video guys, magbibuild po ako ng worth 34. It's, so gagawin ko na ng 35,000 na budget. Kasi para po ito sa aking subscriber na si Sir Justin de Guzman. Ayan, nagbabuild po siya sa akin nito. So ito yung mga parts na napili po natin. Later guys, habang magbibuild, sasabihin ko sa inyo ano yung reason bakit namin napili itong parts na to. So ako mismo yung nag-code para kay Justin. Ang exact price po nito is for 34,900. Right, so in this video, ang gagawin natin is tuturuan ko kayo paano mag-build ng worth 35,000 budget this 2022. So kung meron kayong around 30 to 35,000 budget, yan, pasok po ito. Pero bago ang lahat guys, meron muna akong i-announce sa inyo. Yung mga nag-aabang nito, okay? So giveaway! Meron po tayong giveaway ngayon. Nakita nyo dalawa yung case na nandito. It's the same model. This is the this is the Montec X3. So ito yung white niya version. This is na mesh and meron po silang color black na tempered glass yung front. So hindi po yung mesh, okay? So ngayon, pinadala kasi nila ako ng dalawang case dito. Okay, isang white, isang black. Now, ito kasi yung build na to, kaya ako siya na feature dito. Is ni-recommend ko po kay Sir Justin. Kaya yan po, exact na exact yung case na pinadala sa atin ni Good Game PH. So kaya po sila nagpadala sa akin nito is gusto nilang ma-feature dito sa channel. If you're interested, nagbebenta po sila nito ng Montec X3 na case. So ang maganda dito is mesh po yung harap. Meron po available tempered glass and mesh, mamimili po kayo doon. And meron na po siyang included na anim. Hindi ko lang alam kung addressable or ano, RGB. So malalaman natin yan. Re-reviewin natin dito sa video na to. Okay? So, I think price nito is around nasa 2,500, mga ganyan. Okay? So, guys, 2,500 lang. Tempered glass, I think yung door niya is hinged. And yun, meron kayong option mamili. Not tempered glass and mesh type ng panel, sa front panel. Kung gusto nyo sumali sa giveaway, check nyo lang yung video description doon kung paano po kayo makakasali. So, isang winner yung mananalo dito ng case na to. So mamimili lang kayo kung gusto niyo ng white and gusto niyo ng black. Kasi gagamitin ko po to tagay sa mga budget builds ko. So kaya isa lang kasi dalawa yung pinadala sa akin. Mamimili lang kayo kung gusto mo ng black, gusto mo ng white, nasa sana po yun. Kung gusto niyo sumali, yung mechanics, just follow in the video description. Alright, so guys, before muna tayo mag-build is i-demo ko sa inyo saan po yung murang legit na Windows 10 Pro OEM CD key global. Ito, dito po makikita sa VIPS CD key na website. So, yun na makikita yung Christian. For example, ito yung video. You can check na lang dito sa may description. Yan yung ad. Click nyo lang yon. For example, guys, ito yung price. So, this is $21. Meron silang promo ngayon. So, meron siyang 20% off. Yung code is VD. Now, makakakuha kayo ng 30% discount. Mas malaki pang discount ang makukuha nyo when you type my coupon code. Okay? So, let's say for example, buy now muna tayo. So, before tayo mag-buy now, you need to sign in. So, click nyo lang yan. Yung Facebook. Make sure na nakalagin yung Facebook nyo. Alright. So, that's it. Buy now tayo. Yan. So, nandito guys, makikita nyo to. So, that's $21. Also, meron silang pa-promo na Microsoft Office 2021 Professional Plus CD Key Global. That's $70. Makakuha rin kayo ng 30% off pag tinype nyo yung coupon code later. And so, what's the coupon code? So, that's X, T, and C. Okay, so apply natin. Alright, so nakita nyo guys, it's $15 lang. Babayaran natin. So, magkano yung na-save nyo? That's $7 po yung na-save nyo. Now, na-type yun ng XTNC, submit order tayo. So, anong ginagamit ko dito? So, ang na-try ko lang kasi is PayPal and yung Paymaya. So, GCash, I think pwede, pero kung hindi gumagana, you can use Paymaya or yung PayPal. So, pay now. Dito, i-type nyo lang to or i-complete nyo lang yung mga details dito. Let's say, for example, ginamit nyo yung Paymaya nyo. You can type your card number, yung validity or CVV. Ayan, you can type it here. And yung billing address. Kompletuhin nyo lang yan, guys. And after that, dito sa may PayPal, kung di nyo gagamitin yung PayPal, you can select no, I don't want an account. Kung wala pa kayong PayPal, you can create it here. Assuming na nakompleto na to, then i-continue na lang. So, Christian, hindi ba na-hack yan? Sa akin, guys, experience ko, wala pa naman akong na-experience na hack dito. Okay, kaya good sector, legit po itong website na to. So far, hindi pa po ako na-hack.
dito. Alright, so Christian, nakapag-purchase na ako. Makikita nyo yan guys dun sa notification ng cellphone nyo if ever nag-transact na yung payment nyo. So pupunta lang po kayo dito sa user center. Makikita nyo yun if ever na-purchase nyo na yung key. Punta lang kayo dito sa may purchase orders. Yan, makikita nyo the unpaid. Ito po yung tinatansak natin ngayon. This is February 18. So that's $15. So processing, ibig sabihin, hindi na po ako i-demo dito guys kung nagbayad man ako hindi. So you can check na lang guys. Makikita nyo yung status dito na completed na. Once na confirm na lang yung payment, ang status po niyan is completed na. Then you will click yung operation dito, which is yung view keys. Makikita nyo yun at dun nila isa-send yung key mismo na binili nyo dito sa VIP SCD key. Now worth $15 lang. $15 is around, 50 is nasa 700 something lang o 750 pesos lang. Okay Christian, paano siya i-activate? So once na nakuha nyo na yung key dito sa VIP SAD key, i-activate po natin later. So ayan, nakita nyo, meron po ditong watermark na activate windows. Go to settings to activate windows. So yun po yung gagawin natin ngayon. I-activate na po natin yung windows. Yung kanina bumili po tayo sa SCD key or VIP SCD key ng legit na windows. So malalaman natin dito kung legit nga, di ba? So before ko i-activate guys, Christian, bakit di mo tinuro kung paano mag-install ng windows and so on? Maraming beses ko na kasing ginawa yan dito sa channel ko. So you better watch yung mga previous windows 10 or Windows 11 na step-by-step guide. So, nandun na po yun guys. Hindi ko na po uulitin dito kasi haba yung video. So, for this, ang gagawin na lang natin is i-activate po natin yung Windows yung binili po natin sa VIP SCD key. Okay, type lang natin dito sa my search bar is activate. Yan, activation. Yun, lumalabas na yung activation settings. Okay, so click po natin yun. After that, nandito na po tayo sa may activation settings. Hahanapin lang po natin yung change product key. So yan, nakita nyo guys, Windows 10 Pro. Yun po yung install natin. Windows is not activated. Okay? So gagawin natin, ipipaste po natin dito. Yung change product key. Yan, click nyo lang yan. Then dito po natin ipipaste. So next natin, so check nyo lang yan guys ha. Itong activate windows ng watermark na yan, mawawala po yan once activated na. So activate natin. And there you have it guys. Windows is activated. So we've activated this copy of Windows. Yan. So close natin. So check natin to. Alright. So yan guys. Windows 10 Pro. So activation. So Windows is activated with a digital license. So yan po yung binili natin sa VIP SCD key. Yun yung nag-purchase po ako kanina. Guys, this is a legit 100% genuine po to. So yan, makikita nyo, na-activate po natin yung digital license ng Windows na to. So I'll put the link guys, yung mismong code. So you can check na lang yung link doon ni VIP SCD key. So VIP SCD key, thank you for sponsoring this video. Step 1 guys, sisimula lang po tayo mag-build. Galing lang natin yung mga panels. So lagayin nyo dito sa box para hindi siya halikalik. Importante itong tempered glass. Why? Because madaling mabasag ito eh, lalo na yung mga edge. Pag nabagsak nyo, ganun. Nga pala, so this is hinge, yung type ng door niya. So tempered glass po yan. I think this is 3.5mm. Hindi, 3 pala. 3, I think this is 3 millimeter. Ang ganda nito kasi because white, white din yung ano niya, yung dito sa'yo, ano, yung gilid na to. Dati, di ba, alam niyo yung mga case, black yan sa mga tempered glass. Ngayon, ginawa nilang white, which is maganda po tingnan. So, ito yung case. So, meron po siyang included. This is the Montec X3. Yan. So, tatlo sa harap na RGB and dalawa sa top, isa sa rear. I think pwede kayo maglagay ng 120 millimeter mesh. Cut out for the power supply, mesh front panel. Ay, mesh yung geometric shape. Nagpausap po nitong ganitong design is yung fractal design. Yan, Meshify C. So, dust filters on front. Sa front, wala siyang dust filters. Malilit lang yung mga ano niya. I.O. sa front. USB 3.0, LED, reset button, dalawang USB 2.0,
audio in and out, I think it's in and out, and yung LED indicator ng hard drive and yung sa power button right here. Cable management, feedback ako kayo later kung madali lang. So we have a 2.5-inch na mount dito. This is for the hard drive, 3.5-inch, and yung power supply dito. Dust filters sa bottom. So that's it. That's for the case. Overview. Sobrang bilis lang. If you want this, sali kayo sa giveaway ni Good Game PH. Right, so yan. After nun, kalasan yung case. Kunin nyo yung accessory, yung sa screws. Nagay nyo dito sa magnetic. So bili kayo na nito, guys, if lagi kayo nagbibuild. Ayan, so bili kayo nitong magnetic tray na to. Lagi ko na sa description kung saan ko nabili. And pag magkakabit kayo M.2, use kayo nitong maliit na screwdriver kasi kailangan nyo yun. If hindi kayo magkakabit, screwdriver is enough na para makapag-build ng PC. Bago kayo mag-start, ground nyo muna yung sarili nyo because, you know, ESD, yan, hawak ako sa metal. If meron kayo nung anti-static strap dito sa may wrist, pwede kayong gumamit nun. Pero ako, hindi ko kailangan yun kasi I think hindi pa ito nakakasira ng PC because of static. So, hawak lang kayo just to be safe. And mag-start na po tayo mag-build. Nakita nyo guys, in-unbox ko na po sila lahat. Yan, naka-ready na po para dire-diretso na yung pagka-assemble natin ng parts. So, Christian, ano yung processor na napili natin? 435,000. Ngayon, nag-Intel na po ako guys. Diba? Puro ako Ryzen. Ngayon guys, Intel. I think this is one of the bang for the buck ngayon in terms of value and performance guys ha. At around 30,000 to 35,000 budget. Yan. So, for gaming lang, ito na, I think, ito yung marerecommend ko ngayon. Kasi, nakita ko sa mga benchmark, tinatalo nyo yung Ryzen 5 3600. That's why, ito yung pinili ko. And so, magkano ang bill namin ito? This cost around, nasa 6,000, I think 6,000 or 6,500 yung bili po namin dito. It's a 12100F. Pag may F sa dulo, ibig sabihin wala po siyang integrated graphics processing unit. Okay, paano ito buksan? And also, guys, comes with a stock cooler na ni Intel. Wow, bago na guys. It's color black na. Ooh, bago. Ang ganda oh. Okay, so later, check natin. It's color black na. Hindi na yung, alam mo yun, yung color silver na. So, kulay lang natin guys. Yan. It's a 4-core and 8 threads. Wala po siyang efficiency cores. So, that's 6,500 ata yung nabili namin dito. Right, so magkakabit tayo. Tuturuan ko lang yung mga tips. Di po ito step-by-step guide. Bibigyan ko lang kayo mga tips para magka-idea kayo paano magkabit, mga ganun. Alright, so, Christian, paano sa Intel? Puro ka Ryzen or AMD, ganun. So, lift nyo lang to. Yan. Para ma-unlock itong cover niya. Yung lever na yon. So, ingat lang dun guys, ha? Medyo malakas kasi yung pressure. So, lift nyo rin itong cover na to. Yan. So, ito po yung LGA 1200 or 1700 sa akin pala. Sorry. 12 gen pala to. Ayan. So, paano magkabit, Christian? Ngayon, nakikita niyo yung mga pins yan, guys. Yung mga pin na yan, huwag niyo hawakan kasi once na hawakan niyo yan, mabibend pin po yan, okay? So, medyo malambot po kasi yan, maliliit na ano po yan. Actually, nakabend pin na ako niyan. So, paano maglagay? Meron siyang triangle dito, yung processor. Tatapat niyo lang siya dito. Kasi pag naka-cover yan, dito na makikita yung triangle. Hawakan niyo sa gilid, ito. Dito akong mahawak ng processor. Bakit? May space kasi dito yung processor na yan. Para pag dyan nilalagay, gaganan nyo nila lang. Okay? So, lagay natin. Dahan-dahan. Nakita nyo guys, binitawan ko lang nung nakita ko na pasok na siya dun sa may loob ng socket. Ngayon, Christian, kailangan pa ba i-wiggle? Ako, sa akin, ang ginagawa ko dito, hindi na ako nag-wiggle sa AMD lang yun, which is the yung PGA socket. Ito kasi LGA socket, hindi na ako nag-wiggle kasi pwede kayong mag-wiggle, pero ako kasi hindi ko ginagawa yun eh. Some other builder ginagawa yun, pero ako. Basta, make sure lang guys, na pasok siya, ayun oh. May nakikita kayong dalawang naka-notch dito, ayun oh, sa processor. Make sure na pasok yan. Check nyo yung mga edge, pasok siya. And ito. Huwag nyo nang ugain, huwag nyo nang ganunin. Kasi naka-bend pin ako dahil dun, inugwa ko tong banda dito eh. After nun, close natin, na make sure mo na. Ah, wait nga pala. Dito guys, sa ako tinatanggal ko na to. Kasi medyo, parang hindi lang mauga. May ano na kasi ako na, naka-bend pin ako. Medyo maingat na ako ngayon. Tanggalin yung cover na yun. Huwag nyong tatanggalin ng habang hindi nakakabit tong processor. Kasi may nangyari sa akin, tinanggal ko yun. Habang nalaglag, yun, na-bend pin ko, yun. Yun yung pinakauna kong bend pin. Okay. Yan. Isasarado na po natin.
Make sure lang na nakapasok to, yung lock na yan. So medyo konting ano lang guys, dahil malakas yung force or yung tension nitong bakal na to. So medyo pilitin nyo lang, mas mahigpit ata yung ngayon, yung sa LGA 1700. Yan, that's it. Yan po yung pagkabit or tips ng binigay ko sa inyo how to install yung Intel na processor dito sa 1700 ng sakit. For the motherboard, ito po yung napili namin. So this is the ASUS EX-B660M. Yan, D4, ibig sabihin DDR4 po siya. 3-year warranty, meron po siyang Windows 11 support and PCIe 4.0 ready. Ayan, Intel. Ayan, pwede siya sa Optane if you want yung pabilisan yung sa storage nyo. So yun po yung motherboard. This costs around nasa 6,000, I think that's a 6,800 ata yung motherboard na to. Christian, bakit ka nag B660, hindi ka nag H610 na chipset? So the difference between yung sa H610 na chipset and yung B660 is yung hindi siya supported ng memory overclocking. Wala po yung H610 na chipset na yon. Okay, cheaper nga siya, pero yun nga, basta maraming tinanggal dun na features. Now, kung gaming lang at siguro gagamitin mo lang siya for schooling and gagamitin mo siya for work, Microsoft Office, okay na yung motherboard na yun, H610 na chipset. Basta wala kayong plano mag-upgrade ha. Yung client ko kasi si Justin, may plano siyang mag-upgrade ng Core i5. Kaya ginawa ko ng B660. Eh, bakit yung ASUS lang? Kasi ito lang yung pinakamura sa market ngayon, ha? Yung finifilm ko yung video na to. Ito lang available na nakita ko na mura. Available po, ayan. So this is the ASUS B660M. So M stands for Micro ATX, yung form factor. Ayan. So guys, pagpili ng case, ingat din po kayo kasi yung sa pagpili is ito is standard ATX, tapos baka may mapili kayo. For example, pumili kayo ng ATX na motherboard, tapos napili yung case is Micro ATX. So hindi po compatible yun, hindi magkakasya yung motherboard nyo. Okay, that's for the motherboard yung napili namin. Okay, magkakabit na po ako ng RAM. So for the RAM, ito yung napili ko. Lagi kong ginagamit to kasi isa to sa mura. So this is the T-Crate. This is 16GB na 3200 mega transfer speed na pinili ko. So yung B660 can support memory overclocking. Pwede natin enable later dun sa BIOS. So paano mag-insert? Sobrang dali lang. I-align nyo lang po siya. Yung ano guys, board is I think supported po niya 128GB. Yun nga lang, dalawa lang yung slot niya. So 16GB na yung nilagay namin para kay Justin. Kasi ano yung purpose ng build? Ang purpose lang talaga sinabi sa akin ni Justin is for gaming. I think for gaming kasi yun yung unang nga sinabi sa akin. Gusto niya maglaro. I think ang game na nasabi niya sa naglaro sa akin is yung Valorant and LOL. Okay. So yan, that's for the ano RAM. Sobrang dali lang mag-install nito. Lagyan niyo lang konting pressure. You know, just make sure naka-lock yung dalawang clips dito sa gilid. Alright, so magkabit na tayo ng M.2. Yo guys, si ASUS, yung mga motherboard po nila, for the lower end, meron po silang nilinibre ng M.2 Anchor, kung tawagin. Okay, so paano I think this is my second time magkabit ito. Tuturo ko na lang, meron po itong parang yan, clips dito. Papasok nyo lang ito guys, oh. Ayan, nakikita nyo yan. Dito sa pinakadulo kasi, that's the form factor na napili nating drive. So yun yung butas. So pasok na. Paano mo na lang pasok na, Christian? Check nyo yung dito sa likod, ayun, nakakawit na siya or naka-hook na siya. Hindi mo na matatanggal yan unless ipipinch mo yan para matanggal. It's a toolless, hindi ko na kailangan, no? See, hindi na ako gumamit. Para magkabit, tension lang yung M.2 drive. Hanapin nyo lang yung parang notch dito. Tapat nyo lang yon in a 45 degree angle. Kabit, insert, once na nakabit na. Then, pantay, tapos lock nyo lang to. Push para malock. Wow, galing. ASUS number one. So guys, ito, magkakabit na tayo ng cooler. Naka-bundle lang po ito. Pag binili nyo yung processor, naka-bundle lang po siya. So guys, solid yung cooler nila ngayon. Ha? Mas bumigat compared dun sa ano, last generation is magaan. Alam mo yung sobrang magaan na parang ano lang. So paano magkabit nito? First time ko magkakabit ko siya. Paano to ikabit? Now,
Ang tip na ibibigay ko sa inyo, ito yung kable, di ba? I-route nyo sa pinakataas or i-orient nyo sa pinakataas dito. Kasi dito na ikakabit yung 4-pin for the CPU pan para umikot to, di ba? Yan. So, dito yon. So, dyan nyo i-orient, tapos itatapat nyo to dito sa butas. 1700 na socket. Guys, nga pala, before kayo bumili ng cooler, nga pala, for the 1700, check nyo yung cooler pag meron na silang 1700 na bracket. Tip lang, tanungin nyo muna yung store na pagbibili nyo if merong available na bracket na for 1700 na socket sa Intel. Kasi last time, bumili kami, hindi pa pala available. Hinintay pa namin yung cooler. So, ito yung cooler. So, binago po na po nila. Meron siyang parang translucent na smoke or dark na ano. Tapos, ganito lang kakapal yung ano nyo. Yung heatsink niya dito. It's color black. And meron po siya ditong pre-applied na thermal paste. Hindi na ako mag-apply, guys, ng thermal paste. And ito yung sa cover. So, yeah. Huwag nyo hawakan to. Kasi, sayang. Mag-re-apply kayo. Paano pagkabit? So, madali lang. Nakikita nyo itong dalawang to. Yun yung i-hook natin dito sa likod ng motherboard. Ilalagay natin siya sa mga butas. Which itong ginagawa ko na. Ipapasok lang yan. Yan. So, pasok na siya. Nakita nyo? Ayun na yung butas. Kailangan, once na ano na yung butas, guys, pupush lang natin yan para mag-lock. Nakita nyo yun? Ayun na yung parang may pumapasok na yun para mag-lock. Push lang natin to. Yun. Nakita nyo? Hintayin nyo lang yung parang yung tumunog na yung click na yun. So, gagawin natin yun sa apat. So, ginawa ko na dun sa una. Yun. Dahan-dahan lang, guys. Huwag nyo ipupush dito sa motherboard kasi baka hindi pumasok. Dapat ganyan. Check nyo kung... Yun. Satisfying yung clicky. Masarap pakinggan. Yun. Yun na. So, double check nyo na lang. Yan. Pwede nyo siyang buhatin pagka nakabit nyo na ng maayos. So, hintayin nyo lang yung click na yan. Christian, paano pag hindi tumunog? Eh, double check nyo na lang, guys, kung naka-hook na siya dito. Or i-press-press nyo. Pagka hindi naka-hook, malalaglag na. Malalaglag naman yan eh. Huwag nyo kakalimutan ikabit to. So, done. Alright, so after nun, guys, ikakabit na po natin yung motherboard. So, Christian, saan na hinahawakan yung motherboard pag mga beginner ka lang? Pag nakabit mo na yung cooler, pwede mo nang hawakan dito. So, magaan lang naman yan. Ako, ang paghawak ko kasi, dito, ayan, sa mga metal, tsaka yan, mga plastic, ganun. Ayan, ganyan ako maghawak. Mostly, ganyan, cooler na lang. So, bago makalimutan, yung mga case kasi na ganito, or yung motherboard na mga ganyan, or yung mga lower, low-end, is hindi po nila naglalagay ng tray mount. Or naka pre-installed na I.O. So guys, ingat ha. Medyo, ano to? Matalim to. Pinakamatalim na kutsilyo. Pinakamatalim na bagay sa buong mundo. I.O. shield. Yan. So, that's it. Sandurang daling. Huwag nyo kalimutan yan, guys, ha. So, para pagkabit, ang gagawin nyo lang is itatapat nyo lang sa butas. So, what's na pasok sa butas, double check nyo lang dito. So, napansin nyo, guys, yung case, guys, meron na siyang naka pre-mount na standoff. So, configured ito sa mga Micro ATX. Ito po yun, Micro ATX. Paano? Binili mo tong case, bumili ka ng standard ATX na form factor. Guys, importante. Ito, baka malito kayo dito. Tatanggalin nyo to, ililipat nyo sa ATX. Yan, may mga butas yan. Yan yung ATX. Ililipat nyo. Kasi pag hindi nyo ginawa yun, pinili nyo yung motherboard nyo, ATX. Pag hindi nyo ginawa yun, didikit to, magsha-short to, magsha-short yung motherboard. Masusunog, baka madamay yung ibang parts. Lagyan natin. So, sa screw. Ito, lagi kong tinuturo to for the screw na gagamitin natin. So, may dalawang klase. Ito yung sa power sa power supply. Ito naman sa motherboard standoff. Kuha kayo ng extra. Test fit nyo muna. Ikot-ikutin nyo kung pumasok. Yun na yun. Ayan, masikip. Okay, masikip. So, ito na yun. Ito yung gagamitin nyo. So, ilan yun for the Micro ATX? I think it's 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 po. Okay. Kahit 5 lang, pwede na. Kasi hindi naman ganun kabigat yan. Alright? So, kakabit ko lang, guys. Gamit nga pala kayo ng screwdriver na may magnetic tip. So, ano yung magnetic tip? May magnet. Yung dulo. Kasi pag magkakabit kayo, pag imagine walang magnet, hindi siya dumidikit. Bumabagsak agad. Okay, gamit kayo ng magnetic tip para mapadali ang buhay nyo. Yan. Okay? So that's it.
Guys, mali ako. Dapat pala dito sa pinaka anong slot. Kala ko ito lang. I think it's for the octane memory. So, nilipat ko lang guys. Pinakita ko lang sa inyo. Lagay nyo lagay dun sa pinaka ano, malapit sa CPU. And ayun na. Supported na nga pala ito ng PCIe 4.0. Itong slot na yan. So guys, next is yung power supply. Yung napili ko, this is the Cooler Master Elite 500W no, version 3. Yan. Ito po yung napili namin. Lagi kong ginagamit ito for mga entry level or budget na PC or gaming PC. So bakit ito yung napili ko? Kasi guys, nasa 35,000 lang yung pera ni Sir Justin. Ngayon, medyo binabudget ko talaga or binabalance ko yung mga parts na napipili ko. Eh, ang pangit, ano no, meron siyang ketchup and mustard, may yellow, yan, hindi maganda, ganun. That's another cost siguro kung magdadagdag kayo, gusto nyo mga ganun, stealthy, yung looking, additional cost yun. So, i-exceed na kayo sa mga 35,000. May ibang brand, I think, na meron ngayon, pero ito kasi yung isa sa cheapest na option na trusted ko na branded ng power supply. Cooler Master. Paano magkabit is hanapin nyo muna. Yung iba kasing case is dito pinapadaan sa likod. Mostly dito na pinapadaan sa gilid or yung dito sa may ano, likod ng motherboard. Magkakabit kayo, always look yung fan. So facing downwards yun. Yung iba naman, nakita nyo yung case guys. Meron siyang vent. Pag gaganyan kasi, pag nakakakita ko mga vent holes, pwede mo siyang baliktarin. Walang problema dun. Para, for example, mahaba yung kable, hindi ka mahirapan mag-cable manage. Kasi nga, mahuhugot mo agad to. Itong excess na yan, matatago mo na sa ilalim. Okay, so yun. Ganun yung mga style ko pag pag-build ng PC. And, so ito, ganyan siya. Kabit na lang. Yung fan facing downwards. Tapos, kuha kayo ng power supply screw. Dito. Ayan, tapat nyo lang guys. Apat na screws yung kailangan nyo. Gamit lang kayo ng electric. Wait lang, di bantay. Skip ko na to guys. So next is i-reroute natin yung cable dito sa likod. Nabubulol ako. So halapin nyo lang yung pinaka malapit na butas dito sa 24 pin. So ikakabit natin yun. Ito yung sa 24 pin. Ayan yung mga main power connector. And so make sure lang na nakalock na siya dito sa gilid. Kapakapain nyo lang, baka may space. Next hanapin natin is yung sa CPU. Christian, ayoko nitong ketchup mustard. Eh, nabili ko na. Anong gagawin ko? So, bili na lang kayo ng extension cable guys. Yung mga sleeve. Naka-sleeve para maganda siya tingnan. Mayroon sa Lazada, I think. That's below 1,000 lang. Marami nagbibenta dun. Check nyo lang yung quality, yung mga reviews. So, hanapin nyo lang to. CPU, that's 4 plus 4 pin. Pag 4 plus 4 na i-split to, ibig sabihin para yon sa CPU or tinatawag nilang EPS power connector. So kung papadaanin yan sa taas. So siya, paano pag walang butas dito sa taas? Yun lang. Mga lumang case dati, walang butas sa taas. Pero ngayon, imposibleng wala na yan. Kasi halos lahat ng design is meron na yan nalagyan. So magkakabit kayo, ganun lang din pagkabit dito. So ano lang siya, check na lang kung... So minsan pag hindi nyo maayos yung pagkakakabit nito, hindi nyo na secure, mangyayari is hindi po magbuboot yung system. Nakita nyo guys, hindi yung nagkabit nitong cable na to for the power supply kasi ikakabit na natin yung GPU. So ang napili po natin is the GeForce GTX 1050 Ti. Colorful yung brand. Bakit ito yung napili namin? Because siya po yung GPU na pasok sa budget natin with the 30 to 35,000 budget. Ito na, kakabit. If di nyo alam paano magkabit, sobrang dali lang. Mostly sa case, may kinakalas mga budget case, ganyan. Dito, sa mga gitong price range kasi ng mga case or mga budget, hindi sila yung screw type na mga PCIe slot cover. So, nakahinang siya or naka-soldered ba yan, kung tawagin. Or parang naka-ano. Ngayon, tatanggalin natin yan. Ngayon, guys, bago kayo magkabit ng motherboard, dun nyo natanggalin kasi baka tamaan yung ano dito. Ito maganda pag mga low-end na motherboard. Hindi naman sila naglalagay ng malalaking capacitor. Kunin nyo yung GPU. So, test fit nyo. Hanapin nyo yung slot. Dito sa Micro ATX, ang tatanggalin natin is yung first and second cover. So, check lang natin kung may tatamaan. Tatanggalin ko lang to. So, mas maganda palabas if available yun.
Mostly kasi papasok ayun, no? Baka tamaan. Yun. Alalay na lang guys, if hindi nyo pa nakakabit yung ano, if nakabit nyo na pala yung motherboard. Bago nyo ikabit, tanggalin nyo na to. Kasi mali nga ako eh. Huwag nyo kang gayahin. Okay, so next is yung una. First and second. Ayan, tanggal na. Ayan, ikakabit natin. So, pagkabit ng GPU, kailangan nyo pala ng screws. Ano to? Parehas to sa may ano, yung sa power supply screws. Kung akin ang dalawa, kakabit na natin. So, this is the PCIe times 16 slot. Kakabit natin. So, unlock nyo muna tong lever na yan. Push nyo. Hindi kayo mahirapan kabit. Align nyo lang to. Nakita nyo may bungo. Align nyo lang yan. Papasok nyo siya. Make sure na nakapasok siya dito. Yan. Okay. So, once na pasok na siya, guys, then tulak nyo. Handa-handaan. Yun. Okay. That's it. Baka yung screwdriver. And yung screws. Screw nyo dito sa gilid. Done. Nga pala guys, nakita ko kanina. So, this is a 1050 Ti. Christian, ano yung sinasabi mo magkakabit ka pa ng kable from the power supply? Ngayon, this card, yung design po nito, doesn't require the power from the power supply. Kasi yung power na kinakailangan niya, nasusupply na ng motherboard. So, hindi na po tayo maglalagay ng power supply cable or yung 6+2 pin. Okay? So, ito na yun. Kaya na ng motherboard isupply yung power na kinakailangan ng GPU natin. So, kaya hindi na tayo maglalagay or hindi natin kailangan itong kable, yung 6+2 pin from the power supply. So, ito po yung kinalabasan ng build natin, guys. Huwag lang dali lang mag-build dito sa case, which is itong Montec na X3 na white mesh. Now, hindi mo na ako magki-cable manage. Bakit, Christian? Kasi, i-check ko muna or ibuboot muna natin kung working yung system. Nagbuboot ba siya? Nagde-display ba siya ng papunta ng BIOS para ma-install na po natin ng Windows. Okay, hindi muna tayo magki-cable management. I-hook muna natin. Teka, check ko lang kung meron siyang debug LED. Hindi ko makita. So, para malaman na natin is, kabit na natin. Beginner's mistake number one. Ito yung mga first time na nagbi-build. Mali po yung pagkakalagay nila ng display output. So, ilalagay nyo. Pag may GPU, dito nyo po ilalagay sa may HDMI port dito. Pag nagkabit kayo ng GPU, huwag nyo ilalagay dito. Meron kasi mga display output dito sa motherboard. Huwag nyo ilalagay dyan. Walang display yan. Yun yung mga karamihan na beginner's mistake na mga ano. So, lagay nyo. After nun, kabit nitong... maglagay pala tayo ng keyboard. Naka-wireless yan, guys. Tapos, ito. For the power, power cord, makikita nyo to sa power supply box. Okay? Kabit nyo lang. Make sure na naka-off. Guys, may nakalimutan ako. Ito yung sa front I/O. Ngayon, ang gagawin nyo dito is, hindi ko na ituturo to kung saan ko ikakabit, mga ganun, kasi mahirap siya itutok sa camera. Ito, maganda, gawin nyo bago kayo magkabit ng GPU. Kahit pagkakabit nyo ng motherboard, ikabit nyo na dun. So, this is the front panel connector ang tawag po dito. Okay? Yan, ikabit nyo to. So, nasa manual po ng motherboard kung saan nyo makikita itong mga to. Okay. Read your manual. Kasi iba-iba rin yung mga layout yung design. Okay. I'll skip this one. Kasi nakalimutan ko pag yung pina-power on ko kanina. But, ganun. Hindi yung mandar. Yung pala. Hindi ko pa nakakabit. Guys, nakikita nyo yung included na fan. So, this is powered by a 4-pin Molex. And naka-DC chain na po silang lahat. Ngayon, may nakalagay dito is yung power. So, kailangan nyo dito is yung 4-pin Molex. Ito yung hanapin nyo, yung connector na to. So, this is the male. Ito yung female. So, hanapin nyo lang yung female. Isa lang yung ikakabit nyo para ma-power lahat yung fan. So, hindi siya nasisync sa motherboard yung included na fan ng Montec. Pero okay na rin kasi may kasama siya. Anim pa, di ba? Yun nga lang, hindi siya nasisync. Pero, let's see kung ano yung itsura ng ilaw niya. Default lang ata. Okay, yun. Done. Gawin na natin is pa-underin na natin. Test boot tayo. Check na natin. Pero ko check lang. Titingnan ko lang yung monitor kung ano siya. Nagbo-boot siya. Yun. Okay na. Booted na guys. Nakita nyo. So, yeah. Alright. So, medyo maghihintay lang kayo. Huwag kayo kabahan. Maghihintay lang kayo. First boot talaga or yung tiyatag na cold boot. Medyo matagal talaga yan. Pero pag ayaw talaga, normally, ang magiging issue nito siguro mga first time builder is yung RAM. Hindi siya properly inserted. Tapos yung sa power,
check nyo yung sa 24 pin main power connector or itong EPS power connector, baka hindi lang maayos yung pagkakakabit. So yun lang yung mga balikan nyo. Pero pag ayaw talaga, yun, contact nyo na yung store na pinagbilan nyo. Pero kung nagkakaroon kayo ng problema, PM nyo lang ako dun sa page. Tumutulong po ako sa mga troubleshooting. Ayan. Gine-guide ko po yung iba, yung mga lahat na ayos namin, lahat ng nagpapa-help sa akin. Anyway, guys, gagawin ko muna is kapitan ko ng Windows, then i-cable management, papakita ko sa inyo, and yung thoughts ko dito sa pinadala ni Good Game PH na Montec X3 na case. And kung gusto nyo sumali, check nyo yung video description kung paano yung mechanics. Sundin nyo lang yon and meron kayong chance manalo nitong case from Good Game PH. Alright? Montec X3. So, ayan na, umaandar na siya yung fan. Ngayon, kataka ako bakit walang RGB. So, pipindutin nyo naman pala itong button na to. At boom. So, hindi nga siya na ano guys, lang siya eh. Ayan. So, button lang nga yun. Yeah. Wow! Hindi ko pa naayos yung cable management kasi nag-install ako ng Windows and ganda talaga pagka yung geometric shape dito. It's like yung sa Meshify C and yung sa Dark Flash na DLM21 ata yun. Install ang Windows. For those of you hindi pa alam paano mag-install ng Windows, sobrang dami ko ng tutorial na to paano. I-link ko lang sa description ng video paano mag-install niyan. Sobrang dami pong action C-Tech tips na na-upload ko sa channel na to. Okay? Alright guys, so ito na po yung build. So tapos na po siya, ng cable management na po siya. So ipapakita ko lang yung cable management. Ayan yung itsura nyo sa likod. Madali na naman mag-cable management. Ito, naka-series, so naka-linya naman yung mga 4-pin Molex. Maisa masyatingnan, masasarado mo na maayos if you will see this angle na yan. Ayan, tulak na lang ng konti. Ayan, kasi medyo lumilitaw lang siya. So pasok na pasok yun guys, wala kayong magiging problem dito sa likod ng cable management area. So, for extra hard drive, storage pala for 2.5 inch yung mga SSD, meron pa dito slot. Nagpalagay nga pala si sir ng hard drive, so hindi ko siya na-include dun sa total. So, aabot ito sa mga around 37 pala kasi 34 to eh. So, yun, mga 37,000 kasi additional 1TB, so 2,000 something ata yan. Okay, yan. Hindi ko na ilagay sa computation kasi pinahabol lang yan ni sir Justin. Ayan. Pero pag tinanggal ko yun, nasa 34,000 something. Madali namang mag-build dito sa case na to. Sa Montec na X3. Room for sa taas or top mount rad. Wala kayong magiging problema. Meron pong space dito for the top mount. Supported po ito ng 240 and 280mm. So sa clearance, wala kayong magiging issue dito. Yun nga lang ang reklamo ko dito sa motherboard. Ito. Wala siyang RGB header. Nagulat ako. Kasi yung A320 na chipset meron sa AMD. Ito nagulat ako bakit hindi kayo naglagay ng RGB header. Yun lang yung reklamo ko dito sa motherboard. Tapos yung sa RGB naman ng case, yung mga case fans na included, yun, Molex siya. Hindi nyo masisink sa motherboard. So yan, yun yung mga napansin ko dito sa build na to. Okay, so paandarin natin. So niligay ko nga pala yung case. Ayan guys, sali kayo sa giveaway. Okay, so I did test 9 games dito. So lahat is, halos lahat ng games na tinest ko, mostly yung mga online games, umabot po siya ng mga 60 FPS pataas. So Christian, what if yung 144Hz refresh rate ng monitor? Yes, mayu-utilize nyo sa game ng CSGO and Rainbow Six Siege. Sa Rainbow Six Siege, pwede pa. Pero CSGO, 204 FPS nung naglaro po ako. Tapos sa built-in benchmark, nakakuha ako ng 228. Yeah, next, Apex Legends. Lahat guys has 1080p medium setting. So next is Apex Legends. 67 FPS average, tapos Rainbow Six Siege 136 FPS average, tapos Dota 2 naman 118 FPS. So Cyberpunk 2077, AAA title to guys, so 24 FPS average lang. Mamaya pag-usapan natin yan. F1 2021 72 FPS average. Next is yung PUBG 82 FPS average, tapos yung Forza Horizon 4 78 FPS average, tapos yung Shadow of the Tomb Raider, that is a AAA title, 37 FPS average, medium settings. Tapos sa Cinebench R23 naman, meron po akong multi-score na 8,500. Sa single score naman is 1,000.
666. Yun, so for the temperature naman, yung sa cooler, medyo maingay siya pag sa load, under load. So pag nag-Cinebench test ako, yun, nag-max temperature ng around 79 degrees Celsius. Ayan, yun nga lang, maingay po siya guys. Kung gusto nyo, okay naman pag gaming, wala kayong problema. Siguro inabot ito mga average nasa around, nasa 55 to 60. Pag gaming. Tapos sa GPU naman, nag-reach siya ng 66 degrees Celsius. Ayan. Nasa sa inyo na kung mag-upgrade kayo ng cooler. For aesthetics, nasa sa inyo talaga. Ako kasi, kung ako lang tatanungin mo sa temperature na nakita ko, lahat nasa normal range. Kaya, kung gusto mo talaga habol yung aesthetic department, yun, maglagay kayo. Wala pong pumipigil sa inyo if may budget kayo. Ayun. So, guys, yun lang. Ito po yung build ko. Worth na 35,000 na entry level gaming PC for my client, si Sir Justin of Marikina City. Ayan, kung tatanungin nyo, Christian, kaya ba ito ng 30,000? Well, actually, kaya. Gagawin nyo lang is gawin yung 8GB yung RAM. Tapos, ikuha kayo ng SSD na 240GB. Maraming cheapest dun sa Lazada. Check nyo yun. Kasi ito ginawa kong 500. Request po ni Sir Justin po yun. Okay guys, so sali po kayo dito. Follow the mechanics dun sa description ng video. I think hindi yata sasagutin yung shipping. So, sa mga Metro Manila, pwede ko yung kitain or i-meet tayo. Mga ganun na lang or ilala moves na lang natin. Kasi last time may nanalo ng Visayas Mindanao, hindi ko siya nagot shipping kasi mahal. Yun, napapula yun siya, binenta na lang niya. So, pero kausapin ko yung si Sir, si Good Game PH kung sasagutin nila yung shipping. Okay, so this is the black version. Baka pala ninyo, sali na kayo dito. Yan. So, there you have it. Guys, yun lang po yung build na to. Entry-level gaming PC. That's worth 35,000 pesos. So, there you have it. Thank you guys for tuning in. Ako upload sa action. So, like the video, subscribe. I'll see you on my next video. PM nyo lang ako sa page kung magpapabuild po kayo sa mga gusto magpabuild. Okay, so yung link na sa description po ng video. There you have it, guys. Maraming salamat sa panonood. Bye.